So what's up mga alakbay, for today's video is tayo ay magpapalit ng rubber leaf sa ating tick and engine bushing. And so ito yung parts natin na binili natin sa CASA dito sa amin sa may motor central. So ito yung rubber link natin and then yung engine bushing. So ito yung part number made in Thailand. So nakakalaga to ng 60 pesos. Then yung engine bushing, separate siya. 305 dito sa amin, ayaw ko lang sa inyo, sa ibang shop. Ito yung part number. So may nabibili naman yan to sa Shopee, nagigit din. Pero para mas maganda is bumili na sa CASA. Is sure tayo na original. So ganito yung packaging ng ano, ng original. Naka yellowish yung plastic. Then sa iba, pag peke is, pag malala mong peke is magkasama to sa isang plastic. Then sa authentic is magkaiwalay. So ayan, yun is kaano natin. Tayo ay magbabaklas muna ng engine bushing. Bago nga pala yung mga alakbay is tinanggal ko na yung pangilalim na ito and yung sa side para may access tayo dito kasi natatakpan lalo dito sa may yan, dito ang banda natatakpan ito ng exhaust. So tinanggal ko na rin yun drawing dyan. Almost ano na rin to, 3 years yung motor. So kailangan na natin palitan. Tingnan natin ang tayo na lumabutok pa. So agapan na lang natin. So ngayon babaklasin na natin to. So ang screw dito is kung saan natin 17mm and both side. So ngayon tara, baklasin na natin. Bago natin gulayin muna to is maglalagay muna tayo ng jack. Gagawin natin, ang gagamitin natin jack is scissor type. Then, lagyan na natin ng kahoy pang suporta. Hanap mo na ako ng 14mm na combination wrench. So yung mga kalakbay, tatanggalin natin mga tornilyo. Thank you.
So ito mga alakbay, nakikita nyo is yung dalawa, magkaiba yung haba. Yung ito is para dito. Para dito. Then yung isa naman yung mahaba is sa frame na. So ayan. Inalign ko na para maitindihan nyo. So ngayon is tatanggalin na natin to. Ito yung importante. Kasi dito nakalagay yung rubber link stopper natin. So ngayon mga kalakbay, matanggal na natin yung nagdudok mo sa engine and yung sa frame. So ayan, pudpud na rin. Kita nyo. Is, wala na yung dito yung ano, parang umbo. Kaya, compare natin yung bago. Ito yung sinasabi kong umbo, parang bahay. Ito yung bubong. Yung sin is patag na, flat na siya. So ngayon is ang gagawin natin is tatanggalin natin to. Tatanggalin natin. Ayaw mong patanggal. Ito yung bago, ito yung bunga. Ito nag-flat na dito. So ngayon, ang gagawin natin is yung ibagay na nakikita ko sa YouTube is nilalagyan ng cable tie ito. Pagka-aabit. Pagka-aabit na lagi ng cable tie. Ang gagawin ko is rugby naman dito. Para maging stable to. Hindi ko na lang ganun cable tie. So ay mga alakbay, ikaabit na natin yung ating bagong rubber link dito sa ating engine support. So ang pagkaabit niyan is ito yung nakaumbo, is ito yung nagpababa. And ito yung parang bubong, babalik na rin lang natin. Ang pagkatandaan niyo is ito yung naka tatlong umbo is nasa taas. Ayan. Ganyan siya. Ayan, ganyan. Ayan, nagkakalat lang natin yung rugby. Then, papatuhin natin ang bagyo sa natin kabit. So ngayon mga kalakbay, tatanggalin natin itong ating engine bushing gamit yung ating special tools na binili natin sa Shopee. Ito siya. So ang kailangan natin dito is ito yung nasa baba. Di ko alam kung para saan ito, baka sa bearing din. So sa mga nakikita ko is ito yung ginagamit.
So sa paggamit na ito is tapos sa paggamit, sa pagtatanggal is ilagay nyo muna to. Then ito. So pagkatapos yan, sa ganyang position. Ayan. Ito naman tayo sa nan. So makikita nyo is may butas. Ayan. So kailangan nyo pantay dun sa mismong butas niya, para hindi ma, para hindi magkaroon ng problema pag nailabas na natin. Kailangan may lapat nyo siya ng maigi. Ayan. Double check na lang kung okay siya. So yun yung kakalabasan. Ayan, saka natin ikutin sa clockwise. Gamit yung 17mm. Matigas, pero pag na dire-diretso na is lumalambot. So nakikita ko dito sa may nakabutas na is lumalabas na siya. Then saka sa paggamit na ito, kailangan ano, malamig yung makina. Kasi pag ano, madaling mabasag kung pinaka-aluminum niya. So nakikita niya itong mga kakabay. Nakalabas na siya. Ayan. And ipagpapatuloy natin yung ikot. Oh. So ipagpapatuloy natin yung pagtanggal. Dati nating bushing. Yan. Natin ang flashlight para makita. Yan siya. May lamat na rin. Ganda dito. Karoon ng crack. Nagkaroon na lang crack. So ayan. Then kaabit muna natin yung panibago. So kunin ko lang yung grasa. So ngayon is kaabit na natin yung bago na nabili natin. Then check muna natin kung
So yung makikita ko is sa pagkaabit is dapat naka-facing palabas itong mga dalawang dot na to. At ganyan siya, hindi siya yung ganito, yung walang gat, yung walang sobra, walang buklig ba. Ayan. So ngayon is lalagyan muna natin ito ng grasa, itong butas. At ang tama ng grasa, para madali ipasok mamaya. Ngayon is add na natin, so same pa rin kung ano yung pagbaklas natin, ganun pa rin yung pagkabit. So ganito naman, unahin muna natin to, kailangan muna natin yung pantay. So yun, nakabayan siya. Then saan natin pasok yung pinaka cooler ng ating special tool. Then saan na natin iikot? So pag iikot, same lang din, clockwise lang din. Ayan, smooth na siya. Tuloy-tuloy lang. So hindi natin pwede gamitan ang ating impact wrench. Dahil baka mabigla, tapos mali pala yung hindi nakalapat ng maayos, masisira lang din. So ngayon kailangan dito ilalim, para makita yung saktong pagkapantay niya. Konti pa. So, okay na. So, usok pa natin ng bagya. Malaki pa yung allowance. Konti pa.
saan natin i-check. Okay na ako dito mga kasabay. So ngayon is yung sa kabila naman natin tatanggal. So yung mga alakbay na ikabita natin yung last, medyo sumobra na ng konti lang, so pwede na to. Then ngayon is ikaabit na natin. Eh bago yun is lalagyan muna natin itong grasa para iwas kalawang and para madali maipasok sa ating engine support. So sa pagkaabit muna na yun to is lalagyan muna natin ng grasa dito ng saktuhan lang para putpasok ng ating rad eh, and para iwas kalawang na rin to sa kabaan na to. Then same lang dito, nalagyan din natin ng gasa. Bushing din natin. Nalagyan natin ng bagya. So ngayon, ilalagay na natin. So, ganda lang. So, on-thread natin dito, yung lock. So, yung castle, ano, set lock na natin doon sa kabila, sa right side. Ipapantay lang natin. Dinas natin ito. Ito yung mahirap. Running din ito. Cut na ito. So yung iba, pinabaklas ito. Yung sanay. Siya, kinatang dito. So akin, gagawa ko ng paraan.
Tingnan mo nga dyan sa butas. Sige. Shoot na ito. Paano yung rubber mallet? Mahugla ka na. So ayun mga anak ba na naikabit na natin. So mahirap din pala ikabit to. So ang ginawa ko is tinanggal ko yung shock sa likod. Ayan. Tinanggal ko. Tapos mas maganda kung may jack kayo na ganito. Ayan. Ito yung technique ko. Ginamit ko tong scissor na jack dito sa panghuli. Konstansyahin nyo na lang to. Pag sumabit dito, adjust kayo dito. Kaya basta mahirap explain, pero kung ginagawa nyo eh, magigets nyo rin. Sinasayad dito sa ilalim. So ito naka-fix na dito sa portion na to. So mag-a-adjust kayo dito. So na. And next natin is ka-update na natin to. Siya sa likod. So, update ko na kayo mga lakbay pag nakabit ko na to. Lahat.